Ang mundong ito ay tinatawag na NT Isla, nais ng Dark Lord Satan na sakupin ang mundo ng mga tao. Para doon, inutusan niya ang kanyang apat na dakilang general na salakayin ang apat na isla. Ngunit, hindi basta-basta tutunganga ang sangkatauhan habang sinasakop sila ng Diablo. Mayroon din silang magagaling na bayani na nagtataboy sa mga demonyo. Lumaban sila at kalaunan ay inatake ang palasyo mismo ng Demon Lord na si Satan. Doon, pinatay ng mga bayani ng sangkatauhan ang tatlo sa mga general ni Satan. Kaya, ang Demon Lord na si Satan at ang kanyang huling natitirang general, si Alcil, ay tumakas sa isang portal at dumating sila sa modernong Tokyo dahil doon nangyayari ang lahat ng anime. Sa sandaling dumating sila, ang anyo ni na Satan at Alcil ay automatikong nagbago sa anyo ng mga normal na tao. Sinusubukan ng ilang pulis na kausapin sila dahil kaay na hinala sila. Kaya, ginagamit ni Alcil ang kanyang magic laban sa kanila. Ngunit hindi ito gumagana, wala silang kapangyarihan. Sa paniniwalang sila ay mga dayuhan, dinala sila ng mga pulis sa istasyon. Doon, ginagamit ni Satan ang natitira sa kanyang mga kapangyarihan sa hypnosis upang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Nag-aaral din siya ng Japanese at inilipat ang kaalaman kay Alcil. Dahil walang mahika ang mundong ito, ang kanilang mga anyo ng demonyo ay automatikong nagbago sa mga anyo ng tao. Ngayon, limitado na lamang ang supply ng mahika ni Satan. Upang mamuhay ng maayos sa mundo ng mga tao, ginagamit ni Satanas ang kanyang hypnosis upang makakuha ng mga papeles ng pagkakakilanlan at pera upang magbukas ng mga account sa banko. Pagkatapos, umupo sila ng tirahan. Wala lang ito kumpara sa mga engranding kastilyo nila noon sa NT Isla. Ngunit, wala silang ibang pagpipilian. Ang landlady nila ay isang babaeng nagngangalang Miki. Si Miki ay isang medyo malaking babae. Napagtanto ni na Satan at Alcil na may mas malaking kasamaan sa mundong ito, at ito ay tinatawag na pera. Kaya, siya at si Alcil ay nagsimulang punan ang mga aplikasyon sa trabaho. Pinalitan ni Satan ang kanyang pangalan ng Sadao, at pinalitan ni Alcil ang kanyang pangalan ng Ashia. Sina Sadao at Ashia ay nanirahan sa kanilang buhay bilang tao. Si Ashia, bilang tapat na tagasunod niya, ay inaalagaan ang tahanan ng kanyang amo bilang isang mabuting house husband habang si Sadao ay lumalabas para magtrabaho. Isang araw, nadatnan niya ang isang batang babae na basang-basa sa ulan. Kaya, binigay niya ang kanyang payong. Maaaring ito ay isang romantikong pagtatagpo pero umalis agad si Sadao. Nagtatrabaho si Sadao sa prestihiyosong trabaho na ang bawat graduate ng universidad ay maswerteng magkaroon. Isang fast food worker. Nagtatrabaho siya sa isang franchise na tinatawag na McDonald's. Para sa isang Dark Lord na dapat ay masama, si Sadao ay may mahusay na kakayahan sa serbisyo sa customer. Tama yan Lord Satan, kumita ng minimum na sahod tulad ng isang boss. Pinagtibay ni Sadao ang career ng tao at nag-aalala siya sa promosyon na ibibigay sa pinakamahusay na manggagawa sa kanilang chain. Dahil sa kanyang SpongeBob na antas ng natitirang trabaho, nakuha ni Sadao ang promosyon. Habang excited siyang umuwi, nakasalubong niya ang babae kanina. Sinabi niya na kinikilala niya siya bilang Dark Lord Satan. Ang babae pala ay si Emilia, ang pinakadakilang bayani ng NT Isla. Siya at ang kanyang mga kasama ang tumalo kay Sadao noon sa kanilang mundo. Ngayon, naparito siya sa mundong ito upang tapusin si Satan minsan at magpakailanman. Inilabas niya ang kanyang sagradong sandata at mumurahin lang itong kutsilyo. Lumalabas, nawala rin ang kanyang mahika. Gayunpaman, sinusubukan niyang patayin siya. Pinigilan sila ng ilang pulis at dinala sa istasyon sa pag-aakala na sila ay magkarelasyon na nag-aaway. Pinagalitan niya ang mga ito at walang magawa si Emilia. Bago sila pumunta sa magkahiwalay na daan, nagbanta si Emilia na tatapusin ang trabaho isang araw o sa susunod. Hindi mapakali si Sadao. Ang pangalan pala ni Emilia ay Emmy at nagtatrabaho siya sa isang call center. Siya ay nabubuhay mag-isa at kumakain ng ready-made food na pinainit sa microwave. Napasigaw siya sa pagkadismaya ng mapagtanto niyang naging katulad na lang siya ng sinumpaang kaaway. Kaya, pumunta siya sa bahay ni Sadao. Napaihi si Ashia sa kanyang pantalon nang marinig ang boses ni Emilia, ngunit si Sadao ay cool lang gaya ng dati at sinabi sa kanya na nawala ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Nang makita niya ang kakilakilabot na kalagayan na kinabubuhayan ni Satanas, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon na pumarito sa sanlibutang ito. Ngunit, hindi siya bumabalik dahil iniligtas niya ang kanyang kapangyarihan kung sakaling may magawang masama si Sadao. Ang isang high priest ay dapat na sumama sa kanya, ngunit hindi siya nakapasok sa portal sa oras. May hinala si Emmy sa kanila, kaya nagsimula siyang sumunod sa kanila. Ngunit, palagi silang pumupunta at gumagawa ng mga pangunahing gawain ng tao tulad ng pamimili at paliligo. Ang kapwa-empleyado ni Sadao ay isang batang babae na nagngangalang Chiho. Si Chiho ay may malaking crush kay Sadao at nagseselos nang nakita niya itong nakikipag-usap kay Emmy. Nang gabing iyon, sinabi ni Emmy kay Sadao na ipagpatuloy ang paninirahan sa Japan at kalimutan ang tungkol sa NT Isla dahil maganda ang kanyang ginagawa dito.
Biglang, isang kakaibang puwersa ang umatake sa kanila gamit ang mga mahiwagang putok. Kaya, tumakas sila. Dahil malayo ang tahanan ni Emmy at nawala ang kanyang wallet habang tumatakbo, tinanong niya kung maaari siyang manatili sa kanya. Si Ashia ay tutol sa ideya, ngunit si Sadao ay talagang chill lang at hinayaan niya siyang makitulog. Binibigyan pa niya siya ng 1,000 yen para sa kanyang biyahe sa bus pa uwi kinabukasan. Kinabukasan, gumawa si Emmy ng mga atsyara para sa kanila bilang pasasalamat bago umalis. Samantala, nagpadala ng email si Chiho kay Sadao na nagtatanong kung maaari silang magkita. Tinanggap ni Sadao nang hindi na mamalaya na malamang na humihingi siya ng date. Sa ibang lugar, normal na nagtatrabaho si Emmy nang nakatanggap siya ng tawag mula sa isang misteryosong tao na kinikilala siya bilang si Emilia ang bayani. Nagbanta ang lalaki na wawasakin siya at si Sadao. Nararamdaman ni Emmy ang purong kasamaan na lumalabas mula sa boses ng lalaki ngunit hindi niya ito nakilala. Dahil siya ang mabait na bayani, binalaan niya si Sadao tungkol sa misteryosong tumatawag na nagbanta sa buhay nilang dalawa. Dahil makikipagkita si Sadao kay Chiho mamaya, ginagamit ni Ashia ang kanyang cash reserve para bigyan siya ng wardrobe makeover. Nang magkita sila, pinakiusapan siya ni Chiho na magkahawak kamay. Walang iniisip si Sadao at hinawakan ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagkatunaw niya sa pagmamahal. Habang nakaupo sila at nagkakape, binabantayan sila ni Ashia. Nagkataon na dumating din si Emmy sa lugar. Naghihinala siya at pumasok din habang sumusunod si Ashia, sinusubukan siyang pigilan. Samantala, sinabi ni Chiho kay Sadao ang ilang kakaibang bulong na narinig niya kamakailan. Iyon talaga ang wika ng NTA Isla. Ngunit, hindi niya ito nakilala. Sa kabila nito, tila naiintindihan niya ang bawat salita. Napagtanto ni Sadao na si Chiho ay tila tinamaan ng isang spell ng wika. Sa sandaling iyon, pumasok sina Emmy at Ashia sa kafe at halos mawala si Sadao sa kanyang sarili. Ngunit, hindi niya ito pinapansin at casual na kausap si Chiho. Mas lalo pang nagustuhan ni Chiho si Sadao at malapit na niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Ngunit, muling binigo ni Emmy ang buhay ng Dark Lord. Sa kabiguan, sinigawan ni Chiho si Emmy dahil sa bigla ang pagpasok nito. Naniniwala siya na si Emmy ay ex ni Sadao at mas nagiging possessive kay Sadao. Biglang, isang malakas na lindol ang sumisira sa lahat ng nasa paligid nila. Ginagamit ni Emmy ang kanyang mahika para patulugin si Chiho. Pagkatapos noon, pumasok si Sadao at eto na, ang kanyang orihinal na hitsura ng demonyo ay medyo maangas. Tinanong ni Emmy kung paano niya naibalik ang kanyang dark magic, ngunit kahit si Sadao ay hindi alam. Ipapatawag na lang ni Emmy ang kanyang sagradong espada para labanan siya, ngunit sinimula ni Sadao na iligtas si Chiho at ang iba pang mga tao. Si Emmy ay nalilito nang makita ang Demon Lord na si Satan na nagliligtas sa mga tao. Binalikan ni Emmy ang kanyang nakaraan sa NTA Isla. Bata pa lamang siya nang magsimulang salakayin ng hukbo ni Satan ang sanlibutan. Isang araw, dumating sa kanilang pintuan ang mga pari ng banal na simbahan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang ina ay talagang isang anghel, na ginagawang si Emilia ang piniling bayani na mananalo kay Satan. Iyon ang huling beses na nakita niya ang kanyang ama. Dahil hindi nagtagal, winasak ni Satan ang nayon ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, bumalik si Sadao sa kanyang normal na anyo. Nalaman niyang anak pala talaga si Chiho ng pulis na nagngangalang Sasaki na hinuli siya noong unang araw. Ang spell ng wika na ginawa niya kay Sasaki ay malamang na nakaapekto rin sa kanyang anak na si Chiho, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang wika ng NTA Isla. Kinaumagahan, ibinalik ni Emmy ang 1,000 yen kay Sadao. Sa kanyang paglabas, nadulas siya at nahulog dahil sa kanyang mataas na takong. Kaya, ibinalik siya ni Sadao para gamutin siya. Galit na galit si Emmy sa kahihiyan. Nadidismaya siya sa kalagayan ng Dark Lord ngayon. Kung si Sadao ay may kakayahan sa gayong kabaitan, bakit niya sinunog ang mga nayon, sinira ang mga sakahan, at pinatay ang napakaraming tao kabilang ang kanyang ama sa NTA Isla? Nalungkot si Sadao at sinabing hindi niya nakita ang mga tao bilang mga normal na tao noon. Pero ngayon, iba na ang nakikita niya. Sa sandaling iyon, dumating si Chiho upang suriin si Sadao at nakita rin niya si Emmy doon. Isang hindi pagkakaunawaan. Umalis siya na may luha sa kanyang mga mata. Sumunod silang lahat sa kanya para pakalmehan siya. Samantala, makikita ang dalawa na mga kasama ni Emmy na naglalakbay sa portal. Sa ibang lugar, naglalakad si Chiho na may luha sa kanyang mga mata nang makatagpo siya ng kakaibang bata na tila kilala siya. Nagpakita ang bata ng itim na mga pakpak at sinimulang sirain ang lugar. Dumating din sina Sadao, Emmy at Ashia sa pinangyarihan. Natatawa ang bata sa kahabag-habag na kalagayan ni Sadao. Siya talaga si Lucifer, isa pa sa mga demonyong general ni Satan. Laking gulat ni Emmy nang makita si Lucifer dito dahil siya ang pumatay sa kanya. Si Olba pala, isa sa mga mataas na pari ng simbahan ang nagligtas sa kanya. Si Olba ang sumama kay Emmy pero tinalikuran talaga siya nito bago pumasok sa portal. Gusto ni Olba na patayin si Emmy para makontrol niya ang NTA Isla.
at nakuha niya si Lucifer na sumama sa kanya sa pangakong ibabalik siya sa langit. Inatake ni Lucifer si Ashiya. Pagkatapos ay inaatake din niya sina Sadao at Emmy ngunit ginamit nila ang kanilang shield magic at tumakas. Sinabi ni Sadao na nagagamit ni Lucifer ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagsiksik ng negatibong enerhiya ng mga tao sa paligid niya. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng Lindol, ang lahat ng mga tao ay natakot at nabawi ni Sadao ang kanyang anyong demonyo mula sa kanilang negatibong enerhiya tulad ng takot at kawalan ng pag-asa. Tinanong siya ni Lucifer kung bakit hindi niya ginamit ang negativity ng sangkatauhan para bumalik sa NT Isla. Sumagot si Sadao na ito ay dahil nagsisimula na siyang magustuhan ang mundong ito. Kaya, kinuha ni Lucifer si Chiyo at ginamit ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa upang makakuha ng mas maraming lakas upang salakayin sila. Ginagamit ni Olba ang kanyang baril, nakalimutan na wala siya sa ang probinsyano. Nasugatan si Sadao kaya ipinadala niya sila sa isang lugar na maraming tao. Sinundan sila ni Lucifer at pinatay si Sadao. Pagkatapos, sinimula ni Lucifer na sirain ang lahat sa paligid nila sa harap ng daan-daang tao. Pero, ang lahat ng panganib na iyon ay lumikha ng takot sa mga tao, at lahat ng takot na iyon ay nagbalik kay Sadao ng kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang mga gumuguho habang si Emmy ay tinatawag ang kanyang celestial powers. Lumilikha din si Sadao ng barrier kung saan maaari silang maglabanan ng todo. At all out sila, sumali rin si Ashiya sa labanan na nakuhang muli ang kanyang tunay na anyo. Sa kabila ng kanilang mga issue bilang demonyo at bayani, nagtutulungan sina Ashiya at Emilia upang labanan sina Lucifer at Olba. Inilapag din ni Sadao ang mga guho at sa wakas ay pumasok siya sa labanan. Nagsisimula siya sa pananakot sa kanyang dating general na si Lucifer, sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya. Nang masupol nila sina Lucifer at Olba, ipinahayag ni Lucifer na siya ang tumawag kay Emmy sa kanyang trabaho. Tinanong niya si Sadao kung babalik siya sa NT Isla, ngayong nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, mas interesado si Sadao na gumawa ng magandang trabaho sa McDonald's. Ngayong nakita na ni Chiyo ang lahat, ibinunyag ni Sadao ang lahat sa kanya, kasama na ang dati nilang alita ni Emmy. Nang makitang magkaaway sina Sadao at Emmy, mas naging komportable si Chiyo kay Emmy. Maya-maya lang ay dumating na rin ang dalawang kasama ni Emmy. Masaya silang muling nagsasama ni Emmy at laking gulat nilang makita siya sa gayong pala kaibigan kasama si Sadao. Sinabi sa kanya ng dalawang kasama na hindi lang si Oldo kundi ang buong simbahan ang nasasangkot sa pagtatangkang patayin siya at kontrolin ang NT Isla. Sa kabila ng mga protesta ni Lucifer, inaako ni Sadao ang responsibilidad at ginamit ang kanyang mahika upang ayusin ang lahat ng nasira. Dahil mukhang hindi masyadong nanganganib si Emmy kay Sadao, bumalik ang dalawang kasama para pangalagaan ang tiwaling simbahan. Si Chiyo at Sadao ay patuloy na nagtatrabaho ng masaya sa McDonald's. Balik sa NT Isla, tinatalakay ng simbahan ang mga susunod na gagawin ngayong nalaman na ng mga bayani ang kanilang mga plano. Kaya, ipinadala nila ang kanilang Grand Inquisitor na nagngangalang Crestia upang tapusin sina Satan at Emilia. Samantala, si Lucifer ay nagpatibay din ng pangalang Hapon, si Hanzo. At responsibilidad ni Hanzo na magsaliksik ng anumang mahika na natitira sa mundong ito. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa internet sa pamamagitan ng paghack sa call center ni Emmy at pagtawag sa kanya. Nang gabing iyon, sinigawan ni Emmy si Sadao dahil sa panggugulo sa kanya. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Olba ay naaresto ng pulisya at si Lucifer, o Hanzo ay pinaghahanap din. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa kanilang apartment at hindi makaalis. Nang maglaon, nang umuwi si Sadao, isang batang babae na nakasuot ng kimono ang nahulog sa hagdan at sa kanyang naghihintay na mga bisig. Ang babae ay talagang si Crestia, na dumating upang patayin sina Sadao at Emmy. Kinabukasan, pumunta si Crestia sa kanilang tahanan at ipinakilala ang sarili bilang si Susuno na kanilang bagong kapitbahay. Binigyan ni Susuno si Sadao ng pansit para sa pagligtas sa kanya kahapon. Samantala, ang kasama ni Emmy, si Emerilda, ay nagpadala rin sa kanya ng maraming celestial magic. Ngunit, inilagay niya ito sa pakete ng bitamina na magmumukhang normal sa mga tao. Sumunod, pumunta si Emmy upang tingnan kung ano ang ginagawa ni Sadao at ng kanyang mga general. Doon, laking gulat niya nang makita si Susuno. May sakit pala si Ashiya. Kaya, nandito si Susuno para magluto para sa kanila. Nagsimulang mag-eavesdrop si Emmy pero natapilok siya at nahulog ulit sa hagdan. At siya ay nasalo ng walang iba kundi si Sadao. Nagpasalamat si Emmy sa kanya sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Nang tapos na ang kanyang masungit na pag-uugali, lahat sila ay nagsama para kumain ng ilan sa pagkain ni Susuno. May napansin si Emmy na kakaiba sa kimono ni Susuno ngunit hindi pa niya ito maisip. Nang maglaon, humingi ng tulong si Susuno kay Emmy sa pag-aayos sa Tokyo. Kaya, binigay ni Emmy sa kanya ang kanyang mga contact details. Nang aalis na siya, nahulog na naman siya. Nang umalis si Sadao para magtrabaho, binibigyan siya ni Susuno ng lunchbox. Maya-maya ay tinawagan ni Emerilda si Emmy sa kanyang cellphone.
Ipinaalam ni Emerald kay Emmy na ang simbahan ay nagsisimula ng gumawa ng political moves sa NT Isla at baka atakihin pa nila si Emmy sa lalong madaling panahon. Samantala, umupo si Sadao para kainin ang tanghalian na ginawa ni Susuno para sa kanya. Naparanoid agad si Chiho nang marinig niyang may isang babae ang gumawa nito para sa kanya. Ang paninibugho ay magpapaalog pa sa lalamunan ng Diablo sa isang babae. Ang lunchbox ay puno ng masasarap na pagkain, kabilang ang hugis pusong ulam. Si Chiho ay talagang nawawala ng hiya. Sa ibang lugar, dalawang sundalo ng simbahan mula sa NT Isla ang sumalakay kay Emmy. Ipinatawag niya ang kanyang sagradong espada at lumaban. Ngunit, ginagamit ng mga mandirigma ang kanilang mahika para mawala ang lahat ng kanyang mahika. Ngunit, napaalis sila ng tindera gamit ang paintballs. Ang lupit, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Habang naghihintay si Emmy, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chiho na nagsabi sa kanya na may naganap na emergency na may kaugnayan kay Sadao. Nagpapatuloy ang kwento kay Chiho na tumawag kay Emmy na may emergency na may kaugnayan kay Sadao. At yung emergency ay nagseselos lang talaga siya. Selos na ginawa ni Susuno ang napakagandang maliit na bento box para kay Sadao. Kaya, pinuntahan siya ni na Chiho at Emmy. At si Susuno ang nagbukas ng pinto. May sakit pa pala si Ashiya at pinagluluto pa sila ni Susuno. Kaya, ang bento box para kay Sadao ay ginawa ni Susuno. Sa halip na magselos, humanga si Chiho sa kanyang galing sa pagluluto. Naghahanap ng trabaho si Susuno at iminungkahi ni Sadao na dapat siyang magtrabaho sa McDonald's. Nang marinig ito, si Chiho ay mukhang mamamatay na. Gayon din, si Susuno ay mayroon lamang mga tradisyonal na damit. Kaya, pumayag si Emmy na tulungan siyang mamili ng mga bagong damit. Samantala, pinuntahan ni Sadao si Chiho. Habang nasa daan, tinanong ni Sadao si Chiho kung hindi siya nababahala sa pagiging Demon King nito. Ngunit, sinabi ni Chiho na nine love siya sa kanya bago niya nalaman ang lahat ng iyon. Sa unang pagkakataon, sa wakas ay napagtanto ng makapal na utak ni Sadao na si Chiho ay umiibig sa kanya. Narinig pala ni Susuno ang lahat ng usapan nila. Mukhang mamamatay na si Chiho dahil sa kahihiyan. Kinuha niya ang bike ni Sadao at nagmaneho ng napakabilis. Pagkatapos, namimili si Susuno kasama si Emmy. Inamin ni Susuno na hindi siya nakasakay ng tren na pumukaw sa pag-usisa ni Emmy. Tinanong niya si Susuno kung paano siya nakarating sa Tokyo at sinabi ni Susuno na mula sa gate. Kinumpirma niya na siya ay mula sa NT Isla. Nagulat si Emmy sa narinig. Ipinagpalagay ni Susuno na alam na ni Emmy ang kanyang pagkakakilanlan sa simula pa lang. At laking gulat niya na hindi iyon namaalayan ni Emmy. Hindi rin alam ni Susuno na may korupsyon sa simbahan. Nagtatrabaho pa rin siya para sa kanila dahil talagang naniniwala siya na nakipagsanib-puwersa si Emmy kay Satan. Pero ngayon alam na niya na hindi kasama ni Emmy si Satan. Magkasama silang nakaupo sa Moonbox Cafe kung saan hiniling ni Susuno kay Emmy na tulungan siyang talunin si Satan para magawa ni Emmy ang tadhana. Gayunpaman, si Emmy ay nagbigay lang ng kalmadong sagot. Gusto niyang talunin si Satan ngunit hindi sa tulong ng tiwaling simbahan. Bumalik sa McDonald's lahat sila ay nahihirapan dahil kinuha ng bagong St. Aki Fried Chicken ang lahat ng kanilang karaniwang mga customer. Inutusan siya ng amo ni Sadao na talunin si St. Aki sa lahat ng paraan. Nang maglaon, ang manager ng St. Aki, si Mitsuki ay nagpakilala kay Sadao. Sinabi ni Mitsuki na marami siyang narinig tungkol sa kanya. Nang nakita niya si Chiho, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, na siyang kulay ng manyokis. Si Mitsuki ay lumabas na isang third-rate perv habang sinimulan niya itong ipakita, na naging sanhi ng kanyang pagsabog sa pagkabigo. Kaya, ipinadala ni Sadao si Ashiya upang imbestigahan ang St. Aki. Nang maglaon, nakita ni Susuno si Emmy pagkatapos ng kanyang trabaho at hiniling sa kanya na ipakita kung saan nagtatrabaho si Sadao. Ang katrabaho ni Emmy, si Rika, ay nasa sabik at sumama, na labis na ikinaiinis ni Emmy. Ngunit, hindi humanga si Rika kung paano walang customer ang McDonald's at napunta sila sa St. Aki para sa pagkain. Umupo silang tatlo at nagtanong si Rika tungkol kay Sadao. Talagang naniniwala siya na may something sa pagitan nila ni Emmy. Ngunit, sabi ni Emmy na ang tanging namamagitan sa kanila ay puot at isang pagnanais para sa pagpatay. Sinimulan niya ang masamang bibig kay Sadao, ngunit narinig siya ni Ashiya at nakipag-away. Nang tanungin ni Rika kung sino siya, pinakain ni Ashiya ang kanyang kalokohan sa pagsasabing minsan ay nagkaroon sila ni Sadao ng isang kumpanya na nakatuon sa real estate at pamamahala ng mga tauhan. Kakaibang paraan upang sumangguni sa iyong pagsalakay at dominasyon sa mundo. Pagkatapos, sinabi niya na nagtrabaho si Emmy sa isang mas malaki at mas malakas na karibal na kumpanya. Sa huli ay natalo niya ang mga ito at naging sanhi ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ngayon si Sadao bilang isang simpleng branch manager para sa isang food chain. Hindi ito itinatanggi ni Emmy dahil mas simple itong ipaliwanag kaysa sa lahat ng kabaliwan na ginawa nila sa NT Isla. Nang makita kung gaano ka-supportive at madamdamin si Ashiya tungkol sa kanyang trabaho kay Sadao, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Rika para sa kanya.
Nang maglaon, ibinigay ni Ashiya kay Sadao ang kanyang mga ulat sa pagkain ng St. Aki. Ang sarap ng manok sa St. Aki. Ngunit maliban doon, lahat ng iba ay normal. Ang mga customer ay malamang na naaakit lamang sa mga bagong bagay. Umupo ang tatlong babae para kumain sa McDonald's. Sinunggaban agad ni Rika si Chiho dahil ang cute niya. Inutusan ni Sadao ang kanyang mga kasamahan upang makaakit ng mga bagong customer ngunit wala sa kanila ang gumagana. Nakatingin lang ang tatlong babae, naaawa sa kanya. Kaya, umorder si Sadao ng halamang kawayan. Lahat sila ay nagdedekorasyon para sa pagdiriwang. Maaaring dumating ang mga customer at isulat ang kanilang mga kahilingan sa puno. Ang maligaya na kapaligiran ay umaakit ng maraming customer kaagad at lahat sila ay nagtatrabaho. Si Sadao ay nagtatrabaho ng gusto sa mga customer. Ngunit, hindi nasisiyahan si Susuno sa bagong pag-uugali ni Sadao. Kinabukasan, ipinadala ng manager si Sadao sa isa pang branch ng McDonald's sa Hashimane para ibigay ang kanyang kadalubhasaan sa kanila sa loob ng isang araw. Nalaman ni Hanzo na magkakaroon ng reptile exhibition at haunted house exhibition sa Hashimane. Ibig sabihin maraming takot ng tao doon, makakakolekta si Sadao ng ilang dark magic doon. Narinig ito ni Susuno, samantala, tinawagan ni Chiho si Emmy at hiniling na sumama sa kanya sa Hashimane bukas. Tinanggap ni Emmy, hiniling din ni Susuno na sumama. Kinabukasan, nagtatrabaho si Sadao sa branch ng Hashimane McDonald habang sina Emmy, Chiho at Susuno ay pumunta sa amusement park sa Hashimane. Nang magsimula na silang magpalit, nagseselos si Emmy nang makitang may daladala si Chiho. Mahahalagang ari-arian. Pagkatapos, pumunta ang tatlong babae sa pinagtatrabahuan ni Sadao. Sinusubukang akitin ni Chiho si Sadao ngunit mas nakatutok siya sa kanyang trabaho at sa kanyang Sigma grind set. Mamaya, pumunta ang tatlong babae sa eksibisyon ng Haunted House. Ito ay medyo nakakatakot, na trauma silang tatlo. Sumunod, hinahamon nila ang kanilang sarili na pumunta sa reptile exhibition na kinasusuklaman nilang lahat. Lalo na at ayaw sa kanila ni Emmy dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw na reptile. Habang tinitingnan ng mga babae ang mga reptile, hindi sinasadyang nabangga ni Emmy ang isang gwardya at nalaglag niya ang kanyang mga susi. Dumating ang isang unggoy at kinuha ito. Pagkatapos, kumapit ito sa mga nyog ni Chiho. Kaya, ibinalik nila ito sa circus. Gayunpaman, nang hindi namamalayan ng sinuman, ang unggoy ay aktwal na nagbukas ng mga pintuan sa ilang mga delikadong alligator at sila ay pumasok sa swimming pool. May gulat sa eksena, kaya pumasok si Sadao sa tunog ng epic heavy metal guitar riffs. Ginagamit niya ang takot mula sa lahat ng tao sa paligid niya para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, pinahinto niya ang lahat ng mga alligator sa kanilang lugar. Katulad ni Emmy dati, nabigla rin si Susuno nang makitang tinutulungan ng Diablo ang mga tao sa halip na kumuha ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Nang maglaon, sa pagbalik nila ay nakita ni Susuno si Mitsuki na nagsiwalat ng isang pares ng puting pakpak at nawala. Samantala, sobrang nagkasakit si Ashiya pagkatapos kumain ng sobrang pansit. Iniisip ni Susuno ang kanyang nakaraan sa Entei Isla. Bilang isa sa mga dakilang inquisitor para sa simbahan, trabaho niya ang maghanap ng mga tiwali at ereheng tao. Pinapatay niya ang gayong mga tao gamit ang lason at isang malaking martilyo. Sa simula pa lang ay kinu-question na niya ang malilim na pakikitungo ng simbahan ngunit kinukulong siya ni Olba. Bumalik sa Tokyo, lihim na isiniwalat ni Hanzo kaysa daw na naglagay siya ng tracker sa wallet ni Emmy. Nang walang nakatingin, naglalagay din si Hanzo ng tracker sa chinelas ni Susuno. Hindi pa rin sumasalungat si Susuno tungkol sa bagong personalidad ni Sadao. Sa sandaling iyon, dumating si Mitsuki upang salubungin siya. Lumalabas, si Mitsuki ay talagang isang arkanghel na nagngangalang Serial at isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa simbahan. Inutusan ni Serial si Susuno na huwag mag-alinlangan at patayin kaagad si Sadao. Iniisip ni Susuno ang mga tiwaling pakikitungo sa simbahan na minsan niyang narinig. Iniisip niya na hindi ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa kanila. Sa kasalukuyan, ipinangako ni Susuno na tatapusin ang kanyang trabaho kay Sadao. Nang maglaon, sinabi ni Susuno kay Chiho na dapat niyang ihinto ang pakikisalamuha kay Sadao dahil sa kanyang nakaraan. Naniniwala pa nga siya na gumamit si Sadao ng magic para makaakit ng mga customer noong nakikipagkompetensya sila sa St. Aki. Itinanggi ni Chiho ang mga pahayag at kahit si Emmy ay hindi naniniwala na si Sadao ay masama pa rin. Nagsisimulang uminit ang mga bagay-bagay, kaya pumagit na si Emmy. Sinabi niya na balak niyang tingnan ang mga aksyon ni Sadao at maging mapagpasensya sa kanya sa ngayon. Hindi yun naiintindihan ni Susuno dahil nakapatay na siya ng maraming tao sa nakaraan para sa higit na kabutihan. Tahimik siyang naglakad palayo. Sa pagbabalik ni na Emmy at Chiho, sinalakay sila ng lalaking nakamaskara kanina gamit ang kanyang sandata. Si Serial ito. Dahil si Serial ay isang arkanghel, maaari niyang kanselahin ang celestial powers ni Emmy. Nandito si Serial para tapusin si Emmy dahil hindi pa niya napatay si Sadao sa lahat ng oras na ito. Madali niya itong nadaig. Nawalan din ng malay kay Susuno si Chiho.
Habang natutulog siya, nahulog ang kanyang telepono. Tumatawag pala siya kay Sadao at may missed call ito mula sa kanya. Noon lang, tinawagan ng ina ni Chiho si Sadao at tinanong kung kasama niya si Chiho dahil hindi pa ito bumabalik. Tinatawagan niya si Hanzo pero hindi niya nakita si Chiho. Kaya, hiniling ni Sadao kay Hanzo na subaybayan sina Emmy at Susuno gamit ang mga tracker mula kanina. Sumusunod sa mga direksyon, sinusundan sila ni Sadao. Samantala, nasa ospital si Ashiya dahil talagang nagkasakit siya. Si Oldo ay nakoma din sa ospital. Nagising na siya. Nagising din si Ashiya at lumabas. Doon, nakita niya ang isang pulis na nakahiga at walang malay. Dumating si Oldo mula sa kanyang likuran at sinuntok siya ng malakas. Pagkatapos, kinuha niya ang health card ni Ashiya at nalaman ang lokasyon ng kanilang tahanan. Sa ibang lugar, dinala ni Cyril si Emmy at pinahirapan siya habang nanunood si Susuno. Gusto ni Cyril ang sagradong espada ni Emmy ngunit hindi niya ito binibigay. Si Sadao ay sumugod sa kanila ngunit naharang ng isang barrier. Ipinadala ni Cyril si Susuno upang patayin si Sadao. Pinaalalahanan siya ni Emmy na kung dito mamatay sina Emmy at Sadao, babalik sa pagiging corrupt ang NT Isla tulad ng dati. Ngunit, inilabas ni Susuno ang kanyang martilyo at sumugod sa Diablo. Binaba niya si Sadao at sinubukang patayin ito. Ngunit, madaling umiiwas si Sadao sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos, hiniling niya na huminto sandali at nagubad siya. Huwag kailanman ipaalam sa kanila ang iyong susunod na galaw. Talagang ginawa niya ito para lang mailigtas ang uniforme ng McRonald na hindi masira. Para sigurado na maging Employee of the Month. Lumalabas, alam niyang taga NT Isla si Susuno sa simula pa lang. Inakusahan niya siya ng pagiging katulad ni Oldo, na isinasakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan. Nang makita kung gaano nagbago si Sadao, sinabi sa kanya ni Susuno na mas malakas si Cyril kapag mas malapit siya sa buwan. Gayunpaman, hindi natatakot si Sadao. Mas nakatutok siya sa pagliligtas kina Chiho at Emmy. Mas lalong sumalungat si Susuno nang makitang hindi makasarili ang Diablo. Sa ibang lugar, pumunta si Oldo at nakita si Hanzo. Nag-aalok siya na ibalik si Hanzo sa langit at hiniling na samahan siyang muli. Umiti si Hanzo. Samantala, ipinagpatuloy ni Cyril ang pagpapahirap kay Emmy. Pagkatapos, nagsimula siyang lumipat patungo kay Chiho. Binabalaan siya ni Emmy na kung may gagawin siya kay Chiho, may demonyo siyang haharapin. Nagsimulang tumawa si Cyril. Dumating si Sadao, halos hubot-hubad, dahilan para mamula ang dalawang babae sa kahihiyan. Agad na inilabas ni Cyril ang kanyang kapangyarihan para salakayin si Sadao. Nagsisimula siyang tumulo ng dugo ngunit wala siyang kinakailangang magic para lumaban. Samantala, umiinom si Oldo ng maraming celestial powers at nagsimulang mag-spell. Ang spell ay naging sanhi ng paglapit ng buwan, na naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan ni Cyril. Ngunit, ang lahat ng ito ay nagdudulot ng gulat sa mga tao at ang ibig sabihin ay negatibong enerhiya. Nabawi ni Ashiya ang kanyang demonyong anyo at naging malusog. At syempre, ipinakita ni Sadao kung ano siya bilang hari ng Diablo. Tinanggal niya ang kadena ni Emmy. Dumating din si Susuno at pinoprotektahan si Chiho mula sa kanyang dark powers. Pinagalitan siya ni Cyril sa pagbabago ng panig, ngunit napagtanto na ngayon ni Susuno ang pagkukunwari ng simbahan. Sa ibang lugar, nabawi na rin ni Hanzo ang kanyang kapangyarihan. Gagawa pa si Oldo ng mas maraming problema para kay Sadao, ngunit tinalo siya ni Hanzo sa tamang paraan ng One Punch Man. Ipinagpatuloy ni Sadao at Cyril ang kanilang labanan sa himpapawid. Parehong may napakalaking kapangyarihan. Ang isa ay mula sa kalapit na buwan at ang isa ay mula sa mga natatakot na tao. Sa wakas ay nagtagumpay si Sadao na madaig si Cyril. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mahabang espada at inatake si Cyril nang napakalakas na ang pagsabog ay makikita mula sa kalawakan. Natalo si Cyril. Sunod, sinabi ni Sadao kay Chiho na kailangan niyang bumalik sa NT Isla. Habang umiiyak si Chiho, binigyan siya ni Sadao ng romantikong halik sa noo at panaginip lang. Sinabi ni Chiho kay Sadao ang tungkol sa panaginip, ngunit mas nag-aalala siya sa kanyang trabaho. Tila, pagkatapos ng labanan, ginamit niya ang lahat ng kanyang mahika upang maayos ang lungsod. Binuksan din niya ang isang portal at pinaalis si Cyril. Maya-maya, nagtatrabaho na si Emmy sa kanyang call center nang biglang naglaho ang lahat at ang buong lugar ay naging pulang horror movie style at panaginip lang. Habang papunta siya sa bahay ni Sadao, iniisip niya kung paano pinatay ni Sadao ang kanyang ama. Kumbinsido siya na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Doon, hiniling ni Ashiya kay Sadao na magpahinga mula sa kanyang mga tungkulin sa bahay. Naghihinala si Emmy. Higit pa rito, nakikita niya ang maraming mga kahon na inililipat. Naniniwala si Emmy na nakakakuha si Sadao ng supply ng dark magic. Kaya, sinimulan ni Chiho at Emmy na sundan si Sadao upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Lumalabas, si Sadao ay nagtatrabaho rin ng pangalawang trabaho. Sinabi niya na kailangan niya ng dagdag na pera dahil dinala ni Hanzo ang mga tracking device sa credit. Sinabi niya kay Emmy na mayroong isa sa kanyang bag na agad niyang sinira.
Lumalabas, si Ashiya ay gumagawa din ng temp job sa ibang lugar upang bayaran ang mga mamahaling binili ni Hanzo. Nagtanong si Emmy tungkol sa mga kahon na inilipat kamakailan. Mukhang walang alam si Sadao tungkol dito. Lumalabas, ang tangang Hanzo na iyon ay bumili ng maraming bagay online. Muli, tinitingnan ni Sadao kung ano ang nasa loob. Mga feather bed, fire extinguisher at iba pang random na bagay. Pinakawalan ni Sadao ang kanyang panloob na demonyo at pinagalitan ang kalokohan ni Hanzo. Inihayag ni Hanzo na bumili siya ng mga bagay na nagkakahalaga ng 128,000 yen o humigit kumulang 1,000 US dollars. Pumunta sila upang makipag-usap sa kumpanya, ngunit ang manager ay nagsabi ng ilang kalokohan tungkol sa kung paano ito ay hindi isang scam, at si Hanzo ay pumirma sa kontrata. Dahil ang buong bagay ay tila legal, sila ay walang magawa kundi umuwi. Biglang tinanong sila ni Emmy kung menor de edad si Hanzo sa mga dokumento ng tao. Sumagot si Sadao na siya nga, kaya binibigyan niya sila ng ideya. Kapag pumirma ng mga kontrata, kailangan ang pahintulot ng guardian ni Hanzo. Dahil hindi kailanman nagbigay ng pahintulot si Sadao bilang guardian, ibinalik ang mga kalakal. Pag-alis ng manager, umingiti si Sadao na parang demonyo. Hindi makapaniwala si Ashiya na tinulungan sila ng walang iba kundi si Emilia the Chosen Hero. Sinabi ni Sadao na dapat nilang dalhin siya sa pangkat ng Diablo. Isang gabi, pauwi si Sadao mula sa trabaho nang makasalubong niya si Emmy. Binibigyan niya siya ng bagong payong dahil basang-basa siya sa ulan. At sa unang pagkakataon, umiti ito sa kanya. Ito ang ikatlong bahagi ng serye kung sakaling ang lahat ng masasayang bagay ay nakalimutan muna, si Sadao ay isang medyo masamang tao noong nakaraan, noong siya ay kilala bilang hari ng Diablo. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Emmy, umatras siya sa Tokyo kung saan nagsimula siyang mamuhay ng mahirap na buhay ng tao. Ngunit pagkaalis niya, hindi naging maganda ang mga bagay para sa mga kampan ni Satanas dahil mabilis silang pinamunuan ng mga tao. Isang araw, isang anghel na nagngangalang Leila ang pumasok sa inabandunang kastilyo ni Satan. Pumunta siya sa isang halaman at kumuha ng bola ng mahiwagang liwanag mula dito. Bumalik sa Tokyo, nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain ni Ashiya sa pagsigaw kay Hanzo dahil si Hanzo ay gumagawa ng ilang hindi kinakailangang pagbili ng bagay online. May bagong bisikleta ngayon si Sadao na binili ni Suzuno para sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naging mabait sa kanya ay dahil ang kanyang bisikleta ay nawasak nang sinusubukan niyang patayin siya noon. Talagang nakaligtas din si Serial sa laban nila ni Sadao at nagbago na siya. Hindi na siya bastos dahil ngayon ay isa na siyang matabang bastos. At pinagpatuloy niya ang pangliligaw sa mga babae. Bumalik sa Devil Residence, pinilit ni Ashiya si Hanzo na umalis sa kanyang tamad na puwitan at gawin ang mga gawaing bahay. Tinuturuan niya ito kung paano maglaba at magtupi ng mga damit. Biglang naramdaman din ni Hanzo na may nakatingin sa kanila mula sa closet. Ngunit, walang nararamdaman si Ashiya at hindi ito pinapansin sa ngayon. Habang pumupunta si Ashiya para sa kanyang part-time na trabaho, sa wakas ay sinimula na ni Hanzo ang paglilinis ng kanyang maruming silid. Biglang umatake ang isang misteryosong nilalang. Kapansin-pansing lumalaban siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay nasakop ng kakilakilabot na tinatawag na isang ipis. Nagsisimula ng magpanik ang lahat mula sa mga demonyo hanggang sa mga bayani. Kaya, inilabas ni Suzuno ang kanyang maliit na malaking martilyo at pinatay ito sa sahig. Pagkatapos nilang gawin ang overkill, umupo silang lahat at nagsindi ng ceremonial fire. Biglang bumukas ang gate papuntang NTA Isla at inihagis ni Leila ang bola ng liwanag mula kanina. Pagkatapos ay nagbabago ang hugis nito sa isang higanteng gintong mansanas. Agad na isinara ang gate. Habang ang lahat ay nagsimulang makipagtalo ng walang ingat, si Chiyo ay namumula lamang dahil hinawakan siya ni Sadao at pinrotektahan siya nang bumukas ang gate. Inatake ni Emmy gamit ang kanyang espada ang mansanas at pinigilan ito ng isang pares ng kamay. Pagkatapos, bumukas ang mansanas at lumitaw ang isang batang babae mula sa loob. Agad na tumigil ang lahat sa pag-aaway at pumasok sa loob. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Alas Ramos at may kakaibang marka ng buwan sa kanyang noo na minsan lang lumilitaw. Sinabi ni Alas Ramos na siya ay anak ni Satan. Nagulat si Sadao. Nagulat si Chiho. Ang lahat ay nababaliw. Nang tinanong nila kung sino ang kanyang ina ay itinuturo ni Alas Ramos si Emilia, ang bayani. Nagulat si Emmy. Nagulat si Suzuno. Lahat ay nagulat. Sa kabila ng mga protesta ni na Emmy at Sadao, mabilis na ikinabit ni Alas Ramos ang sarili sa kanila. Umiiyak siya kapag hindi siya binibigyan ng atensyon na gusto niya. Wala silang ibang choice kundi alagaan si Alas Ramos sa ngayon. Dahil si Emmy ay may pang-araw-araw na trabaho, at si Chiyo ay isang high school pa lang, nagpa siya si Sadao na kunin nila siya. Nang maglaon, si Chiyo ay nagdala ng mga supply para sa sanggol. Binuksan ni Ashiya ang pinto at mukhang 2 inches ang layo niya kay kamatayan dahil buong gabing umiiyak si Alas Ramos. Muli siyang nagising at nagsimulang umiyak ngunit mabilis na pinalitan ni Chiyo ang kanyang lampin at maayos na ang lahat sa ngayon.
Nang marinig ng kasamahan ni Emmy na si Rika ang tungkol sa bata, binigay niya kay Emmy ang mga tiket sa amusement park. Samantala, dinala ni Nachio at Suzuno si Alas Ramos sa McRonald. Nang makita ng manager na si Mayumi si Alas Ramos, naisip niyang ito ang anak ni Nasadao at Chiho. Kaya, umupo si Mayumi at binigyan sila ng lecture tungkol sa mga bubuyog at mga ibon. Naiintindihan niya na si Alas Ramos ay hindi anak ni Chiho, ngunit ang lipunan ay mabilis na gumawa ng mga conclusion at kaya, dapat silang mag-ingat. Bumalik sa tirahan ng Devil, pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa mga tiket sa amusement park. Naninindagan si Alas Ramos na si Nasadao at Emmy, karaniwang kasama niya ang kanyang ama at ina. Nang gabing iyon, kiniling ni Emmy sa kanyang kasamang si Emerald na tingnan si Alas Ramos. Maya-maya, dinala ni Sadao si Alas Ramos sa amusement park habang binabantayan sila nina Ashia at Chiho. May bagong makeover din si Emmy at pumunta siya dito kasama si Rika. Siya at si Sadao ay kumikilos bilang isang maayos na mag-asawa at inilabas si Alas Ramos para sa isang masayang araw. Samantala, ang ilang kakaibang tao mula sa NTA Isla ay pumasok sa portal patungong Tokyo. Dinala ni Nasadao at Emmy si Alas Ramos sa buong amusement park. Habang bumibili sila ng sombrero para sa kanya, tinanong ni Emmy si Sadao kung nag-aalala siya sa kanyang hukbo ng demonyo sa kanilang tahanan. Sinabi ni Sadao na sumuko na siya sa mga ganoong bagay at hindi pinansin ang tanong sa ngayon. Sumunod, dinala nila siya upang mapanood ang kanilang bersyon ng Power Rangers. Naglagay sila ng isang magandang palabas, at si Alas Ramos ay ganap na nahuhulog dito. Nang bumagsak ang ilan sa mga kalaban, nalungkot si Alas Ramos at lumitaw ang kanyang marka sa noo. Kaya, inilabas nila siya para makalanghap ng sariwang hangin. Nang umalis si Sadao upang kumuha ng tubig, lumitaw ang kakaibang babae, na talagang si Leila, at ginamit niya ang kanyang mahika upang pakalmahin si Alas Ramos. Pinoprotektahan siya ni Emmy ngunit sinabi ni Leila na hindi siya ang kaaway. Sinabi niya na si Alas Ramos ay may tinatawag na piraso ng yasod sa kanyang noo, at ang mga makapangyarihang tao mula sa langit ay susunod sa kanya. Pagkatapos, nawala siya nang bumalik si Sadao. Sumunod, pumunta sila sa isang Ferris wheel kung saan hinihiling ni Emmy na malaman ang lahat ng alam ni Sadao tungkol sa simbolo sa kanyang noo. Tumanggi si Sadao. Nagbanta si Emmy na papatayin siya. Hindi siya sineseryoso ni Sadao. Pero, naiinis na siya sa kanya, kaya sinabi niya rito ang alam niya. Noong bata pa si Sadao, noong siya ay isang mahinang level 2 na demonyo, pinatay ng isa pang angka ng demonyo ang kanyang mga magulang at lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit, isang anghel ang lumapit sa kanya. Nang sinubukan niyang kalabanan siya, natalo niya siya ng napakadali. Sa halip na patayin siya, iniligtas siya nito at pinagaling ang mga sugat nito. Ang anghel na iyon ang nagdala sa kanya sa kaharian ng tao ng NTA Isla. Isang araw, nawala ang anghel na iyon at nag-iwan ng simbolo ng buwan, kapareho ng nasa ulo ni Alas Ramos. Sinabihan siya ng anghel na itanim ang piraso ng buwan. Isa pa, ang anghel na iyon ang nagbigay sa kanya ng kaalamang kailangan para pag-isahin niya ang mga demonyo na humantong sa kanya na maging hari ng Diablo. Kinuwento sa kanya ni Emmy ang tungkol sa babaeng nakaputi na nagpakalma kay Alas Ramos kanina. At tungkol din sa makalangit na hukbo na darating. Sa unang pagkakataon, nagpanik si Sadao. Kung talagang nasa noo ni Alas Ramos ang piraso ng Yasod, maaaring siya na ang reincarnation ni Yasod, isang taong mas malaki pa sa mga demonyo at anghel. Samantala, ang mga makalangit na tao, na pinamumunuan ng Arkanghel Gabriel, ay dumating sa Devil Residence. Parehong nakakatanggap si Nasadao at Emmy ng mga tawag sa telepono mula kay Hanzo at Suzuno. At sa hitsura nila, mukhang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Naghahanda na rin sa pag-alis sina Ashia at Rika. Dahil si Rika ay nagsisimula ng mahulog sa kanya, binigay niya ang kanyang numero. Ngunit, hindi maintindihan ni Ashia na siya ay sinisimpon. Umuwi si Nasadao at Emmy kung saan kinuha ni Gabriel at ng kanyang hukbo na hostage sina Hanzo at Suzuno. Si Gabriel ay tila ang guardian angel ni Yasod at narito siya upang kunin muli si Alas Ramos kasama ang sagradong espada ni Emmy. Ngunit, walang balak si Nasadao at Emmy na isuko sila ng ganoon kadali. Kaya, ginagamit ni Gabriel ang isang bahagi ng kanyang enerhiya para pabagsakin si Sadao. Pumasok si Chiho sa pagitan at nakiusap na huwag kunin si Alas Ramos. Nag-aalangan si Gabriel dahil isa siyang anghel at ayaw niyang maging masamang tao. Kaya naman, pumayag siyang bumalik bukas at lahat sila ay makapagpapasya hanggang doon. Nagplano si Sadao at ang iba pa na itaboy si Gabriel. Nananatili si Emmy doon habang si Chiho ay umuwi dahil hindi siya fighter. Pagkatapos, ipinaliwanag pa ni Nasadao at Suzuno ang kanilang sitwasyon. Kung si Alas Ramos talaga ang reinkarnasyon ni Yasod, ibig sabihin ay mahalagang bahagi siya ng puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay nasa langit at ito ang may pananagutan sa lahat ng nilikha. May 10 bahagi ang puno ng buhay at si Yasod ay isa sa mga bahaging iyon. Ang guardian angel nito ay si Gabriel, kaya naman gusto niyang kunin si Alas Ramos at mapanatili ang universal na balanse.
Ngunit, naniniwala si Susuno na ang isang bahagi na nawawala sa puno ng buhay ay sapat na upang mapanatili ang lahat ng nilikha. Nang maglaon, tinanong ni Susuno si Ashiya kung bakit sinubukang salakayin ni Sadao at ng kanyang mga demonyo ang Entei Isla. Sinabi ni Ashiya na gusto nilang gumawa ng isang ligtas na kanlungan para sa lahat ng kanilang uri ng demonyo. Nagulat si Susuno nang marinig ang bagong pananaw na ito. Nang gabing iyon, natutulog sina Sadao at Emi kasama si Alas Ramos, habang sina Ashiya at Hanzo ay sumama kay Susuno. Hiniling ni Alas Ramos kay Sadao na magsalaysay ng isang kwento, kaya't nagkwento ito tungkol sa isang manlalakbay at isang anghel na halos kapareho sa kanyang sariling kwento ng buhay. Nang marinig siyang magkwento ng taos puso, si Emi ay na-impressed. Sa sumunod na umaga, si Gabriel ay sumulpot at naabala ang kanilang pagtulog. Agad na nilabas ni Emi ang espada sa kanya habang hawak ni Sadao si Alas Ramos. Inihayag ni Gabriel na si Alas Ramos ay isang maliit na bahagi lamang ni Yasod. Ang isa pang bahagi ay ang kristal sa sagradong espada ni Emi. Sinubukan ni Emi na lumaban ngunit ang kanyang celestial sword ay walang silbi sa harap ng isang anghel. Kaya, si Sadao, ang Diablo mismo, ay umukod sa harap ng anghel ng langit at humiling sa kanya na huwag kunin si Alas Ramos. Bilang kapalit, maaari siyang patayin ni Gabriel. Kaya, sinimula ni Gabriel na gamitin ang puwersa para sakalin si Sadao. Ngunit, pumagit na si Alas Ramos na nagsasabi na si Gabriel at ang iba pang mga Diyos ay gumamit ng mga kasinungalingan upang maging mga Diyos. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at itinaboy siya, nawasak ang mga pader. Mabilis namang sumunod si Emi. Sa kabila ng makalangit na katayuan ni Gabriel, si Alas Ramos ay nagsimulang mangibabaw sa kanya. Kaya, ipinatawag ni Gabriel ang sarili niyang makapangyarihang espada na kayang tumaga sa kahit ano. Ginagamit niya ito para masira ang espada ni Emi. Samantala, pumunta ang mga sundalo ni Gabriel upang salakayin si Sadao. Ngunit, huwag nating kalimutan na si Hanzo ay si Lucifer, na dating pinakadakilang arkanghel. Madali niyang inutusan ang mga kawal ng langit na umatras. Pagkatapos, dinala ni Susuno si Sadao sa kalangitan at ibinato siya kay Gabriel na parang siya ay isang maliit na dodgeball. Ngunit, itinulak siya ni Gabriel at nagsimulang mahulog si Sadao sa kanyang kamatayan. Niligtas siya ni Alas Ramos. Sinabi niya na lagi niyang kasama sina Mama at Papa. Pagkatapos, pumunta siya sa langit. Biglang nagpatawag si Emi ng maliliit na armor at isang bagong espada. Nilabanan niya si Gabriel at sinira ang kanyang indestructible sword. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Gabriel na siya ay isang bayani ng tao at pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya ang isang bagay na hindi natin maririnig. Kung ano man iyon, nabigla si Emi. Bumukas ang kalangitan at umalis si Gabriel, kasama si Alas Ramos. Sina Emi at Sadao ay parehong nawasak. Nang maglaon, umupo si Emi para kausapin si Chiyo kung saan inihayag niya na nagpapatakbo siya ng scam kay Sadao. So basically, naging armor niya si Alas Ramos at ang bagong espada kanina sa laban. Pero, hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Gusto niyang malaman ng Diablo kung ano ang pakiramdam ng mawala ng isang mahalagang bagay. Sa kanyang kaso, ito ang pagkawala ni Alas Ramos. Nagiging sobrang depressed talaga si Sadao. Kaya, dinala ni Emi si Alas Ramos sa kanya, at nagsimula siyang umiyak sa kaligayahan. Habang nagdiriwang si Sadao, iniisip ni Emi ang sinabi ni Gabriel. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, ang Demon King na si Satan ay maghahatid muli ng isa pang kapahamakan. Totoo sa kanyang mga salita, nakita natin si Sadao na tumatawa ng masama. Ngunit, sa totoo lang ay masaya lang siyang tumitingin sa mga larawan ni Alas Ramos. Sa sandaling iyon, tinawagan ng kanyang manager na si Mayumi ang lahat at sinabing magsasara ang McRonald ng ilang buwan dahil sa renovation. Nabalisa si Sadao dahil hindi siya makakakuha ng pera hanggang doon. Pag-uwi niya, nakakita pa siya ng gulo, at ginagawa itong doble. Ere-renovate pala ng landlady nila ang building kaya dapat silang lahat ay pansamantalang umalis. Ang tatlong lalaki ay walang mapupuntahan. Nakatanggap sila ng videotape mula sa kanilang landlady. Dahil hindi sila nabubuhay noong 1990s, wala silang tape player. Kaya, pumunta sila sa bahay ni Chiho para mapanood ito. Sa loob nito, pinag-uusapan ng kanilang landlady ang tungkol sa pagsasaayos ng gusali mula nang sirain ni Alas Ramos at Gabriel ang kanilang pader kanina. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pamangkin na may isang beachside resort at si Sadao at ang kanyang mga general ay maaaring pumunta doon upang magtrabaho at manirahan pansamantala. Tinawagan ni Sadao ang pamangkin, na nagngangalang Amane, na nag-imbita sa kanya at sa kanyang mga kasama na magtrabaho sa kanyang beach resort. Nalulungkot lang si Chiho na napakalayo nila. Malungkot din si Hanzo. Nakakalungkot na kailangan niyang magtrabaho. Yung tamad na puwet. Sa ibang lugar, napagtanto ng ina ni Chiho na gusto ng kanyang anak si Sadao. Dahil mukhang mabuting tao si Sadao, pinayagan niya si Chiho na sumama sa kanya hanggat responsable siya. Nagpa siya din sina Susuno at Emi na sumama upang bantayan ang Diablo. Kinabukasan, sinasalubong nina Sadao at Chiho si Serial sa mga lansangan.
ibinunyag niya na lumapit sa kanya si Gabriel para humingi ng tulong sa pagkuha ng mga piraso ni Yasod. Pero, itinanggi niya ang partnership. Sa pagbabalik ni Nasadao at Chiho, isiniwalat niya na hindi pa rin niya binibitawan ang crush niya sa kanya. Pabiro niyang sinabi na ipaglalaban pa niya si Emmy para sa kanyang pag-ibig, na naging sanhi ng pagkataranta ni Sadao. Ngunit, sinabi ni Chiho na gusto niyang matuto ng ibang armas, hindi isang espada. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumabiyahe sakay ng tren papunta sa beachside town. Ayan, binati sila ni Amane. Sa perpektong comedic relief, ipinapalagay din ni Amane na kasal si Nasadao at Emmy. Dinala niya sila sa resort at ipinakita ang kanilang tirahan. Ito ay maluwag at talagang mahusay. Pagkatapos, ipinakita niya ang natitirang bahagi ng resort. Ito ay nakakatakot. Si Sadao, na nanggaling sa mundo ng demonyo, ay naiinis sa estado ng resort. Ngunit, ang pinakamasama ay ang beach season ay magsisimula bukas kaya kailangan nilang ihanda ang lugar sa isang araw. Nagpa siya si Sadao na magtrabaho ng husto upang magbukas sa oras, kapalit ng isang bonus. Tinutulungan din siya ng mga babae. Mapaglarong gumagawa si Susuno ng napakalaking sandcastle. Kaya, hiniling sa kanya ni Sadao na gumawa ng isa sa tabi ng pasukan, nang sila ay tapos na, sila ay nagdiriwang na may mga paputok. Bigla silang nakakita ng kakaibang liwanag sa dagat. Kaagad pagkatapos, tinakpan ng hamog ang dalampasigan. Sabi ni Amane may paparating daw. Biglang, isang higanteng figure ang nabuo sa hamog. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.